Kilala ang Anilaw sa Batangas bilang diverse haven. Hindi lang para sa mga Pinoy, kundi pati na sa mga dayuhan. The diversity of the animals is amazing. The fish are beautiful and I really enjoy the water's been wonderful. The dive facilities are really lovely. Diving here in Anilaw, I love it. Compared with a lot of places in Asia for diving, this is very good. Ang isa sa mga pinakabinibisitang diving spot sa Anilaw, ang Secret Bay. Sa lalim na daw kasi na 20 feet, sambot-saring mga kakaibang critters ang maaaring makita sa ilalim ng tubig nito. Ngunit ang Secret Bay, kamakailan lang, may nabunyag na tila lihim. Sa video ito na in-upload ng isang diver sa Facebook, kitang-kita kung paano itinapo ng backhoe ang mga lupa na diretso sa ilang bahagi ng Secret Bay para i-clear ang lugar na pagtatayuan ng di umano'y mga specialized hot springs ng isang resort. Ang video ito umani ng pagbatikos mula sa mga diving enthusiasts. Dahil dito nagsagawa ng water testing ang gobyerno at tourism office ng Mabini sa Batangas sa mga tubig na sumasakop sa Secret Bay. At base sa kanilang pagsisiyasat, may nagaganap daw na siltation ngayon sa Secret Bay o yung unti-unting pagdumi ng tubig dagat. Nasa pagkakataong ito dahil sa mga lupang nadadala mula sa dalampasigan na hindi malayong dulot ng nakuha ng ginagawa ng backhoe sa video. Yung silt, yung sediments, mga umabot ng yung iba, mga 15 centimeters ng kapal. So, imaginein mo yung natabunan na marine life. Personal kong binisita ang parteng ito ng Secret Bay kung saan di umano, itinatayo ang mga specialized hot springs. Sa bahaging ito, dapat daw itatayo yung hot spring ng isang kumpanya dito. Pero yun nga lang, nasira na yung bahaging ito ng riprap. Dito rin daw sa bahaging ito nila, dinadump yung mga debris. Maya-maya, natsyempohan naming dumarating ang backhoe. Na siya rin mismong backhoe sa kumalat na video sa internet. Alamin natin kung yan din ba, magbubungka din ang lupa dito. Tatanungin natin si Manong. Kuya! Kuya! Kayo ba yung nagbabako din dati doon? Oh. Yung tinatapon? Ay, hindi naman mo putik ang tinatapon daw. Anong tinatapon? Yung tubig dito, nililipas yun, tinatanggal para... Dahil naabo yung tubig. Hindi mo po kami tatapon ang lupa. Tubig kinama, kaya lang, naglalabo yun. Oo. Dahil na siyempre, nahihalo yung buha. Pero hindi naman itatapon dito. Hindi tatapon ang lupa. Kaya ako na para ipasok yung... Ah. Pero ngayon ho, hindi na ho kayo kumukuha ng materials dyan, hindi na. Tagal ng tigil. Yun naman pala, itinigil na talaga nila yung kanilang pagbubungkal ng lupa dito. Depensa naman ng pamunuan ng resort, wala silang intensyong sirain ang ganda ng Secret Bay. We intentionally build it with the intention of, yun nga, para maharang yung garbage. But with the intention of harming the environment, hindi namin ini-intend. Ayon naman sa Article 51 ng Water Code of the Philippines, hindi raw maaaring magtayo ng anumang establishmento o istruktura 20 hanggang 40 meters mula sa shoreline ng isang dagat. Kung ang artikulong ito ang pagbabasehan, mukhang may nilabagang batas ang nasabing resort. Samantala, pinag-aaralan pa raw ngayon ng Tourism Office at ng Mabini Government ang maaaring maging karampatang parusa sa ginawang paglabag ng resort. Si Padoy, isang lokal sa Anilaw, may ilang taon na rin daw naghahanap buhay bilang diving instructor sa Secret Bay. Di umano, sa kanyang pag-dive nitong mga nakaraang araw, napansin niyang lumalabo na ang ilang parte ng Secret Bay, partikular na sa mga lugar na siya ngang tinamaan ng siltation. Parang kulay kape na may gatas, na malabo. So kapag, kung saan po kapag kapag mag-dive ka dito at kumuha ka ng pictures at naglumabo yan, so hindi mo naman siya makikita, hindi mo siya makukunan ng magandang pictures. So paano pa tayo makapag-invite ng mga ng tourist kapag ganun yung makikita nila dito? Nangangamba si Padoy na maapektuhan ang kanyang kabuhayan kung tuluyang masira ang ilang parte ng Secret Bay.